Oh, kumusta tayo ngayon mga kamuspit? So, sa mga bago pa lang dyan, subscribe na kayo at pakipindot yung bell para update kayo sa upload kong video. So, nagpalit pala ako ng gulong. So, medyo nainis lang ako sa gulong sa harap kasi akala ko kasi ano eh, sobrang liit na kasi yung gulong ko sa harap. So, sa likod 50-100 saka 45-90 sa harap. Yung kasama ko kasing FI, 45-90 sa harap niya, pero hindi naman siya ganito kaliit. Pero tong binili ko, nung linagay ko, masyado na pala siyang maliit. Kaya kapag pumapalo ako ng 158, pumapalag na yung manubela ko sa harap. So sa likod, nagpalit ako ng 50-100. So ayan. Yan ang gulo, 5100 saka 4590 naman sa harap. So kala ko kasi magkasin laki kami ng gulong sa harap nung FI, pero nung pinalitan ko naging masyadong maliit na yung gulong ko sa harap. So dati kasi nakalagay sa harap ko ay 60-80. Pati sa likod ko ay 60-80 yung dati. Dating gulong niya. Pare silang 60-80 sa harap at sa likod. So kapag pupalo ko na ako ng 150, parang pumapalag na yung manubela ko sa harap. Parang medyo mahirap siyang kontrolin. So dyan sa mga nagbabalak na mag 45-90 sa harap na B-rubber. So, sobrang liit niya pala. Iba pala yung size nitong gulong ng B-rubber. Maliit pala siya kumpara dun sa Roida na gulong. Kasi yung Roida na gulong, tamang-tama lang yung laki niya eh. Ngayon, medyo maliit na siya. So, update ko na lang kayo mamaya kung ayos siyang gamitin sa mga kurbaan. Kasi sobrang liit na siya. So marami na rin akong napalitan na golf ball. So sa micro ang case, nakapalit na rin ako ng golf ball dyan. Tapos sa may manubela, halos golf ball na rin lahat yan. So update ko na lang kayo mamaya. Tetesting ko kung ayos siyang itakbo. So ayan, dito na tayo ngayon. So itetesting natin tong gulong kung medyo ayos ang gamitin kasi masyadong maliit yung sarap. So tetestingin natin dun sa gilid ng bundok konti. So medyo ano, tawag nito, parang hindi ako sanay sa gulong na to ah. Medyo maliit siya. So mahamog-hamog pa. So dito tayo sa may inek ngayon, palampas tayo. So medyo maaga-aga pa. Medyo mahamog-hamog ngayon ah. Pero in fairness, ano ah, madikit yung gulong ah. So ang kinagandahan lang, medyo madikit-dikit siya sa gulong. Ano tawag nito, yung gulong medyo madikit-dikit sa daanan. Oh. Ikaw lang
nakakorba ng ano to, maigi kasi sasayad ka sa ano nito kapag masyado yung kinorba mo. Maganda lang sa kanya, madikit siya. Eh lang ano lang, nakaka tawag nito, yung di ko na alam tuloy ang Tagalog. May kawa ka lang, may kurba nga minde. Ito isang isulang tipak amakam kasi sasayad yung ano rim mo sa daanan pag kumurwa ka ng maigi. Yun lang ang problema mo dito. Pero sa akin, hindi ko rin recommend tong 4590 sa harap talaga. So pag hindi ka sanay na gumamit ng 4590 sa harapan mo, eh may i-slide ka lang. Kasi pag sobra kinurba mo to, sigurado slide ka. So pang ano lang siya, diretso. Nakangamoy gulong ha. So nagkamali ako sa ilinigay, nagkamali ako sa ilinagay kong gulong. Kaya yeah? Hindi mo lang siya maikorba ng maigi kasi maano ka, masasaga sa gulong. Yo, madilim na yung ano ko. Tapos ang problema ba dito ano, pag masyado kang mabilis tapos mahangin, magalaw yung motor kasi medyo maliit yung gulong mo sa harap. So yun yung problema, mahamuga. Oh, tuloy ah. Hambog kayo na. Ayan, tapos na natin na testing. So hindi siya pwede sa kurbahan, tapos magalaw pa siya pag nag top speed ka. So nakakadelikado. So yung binili kong gulong pala e B-Rubber, B-Rubber Street Plus. B-Rubber. So sabi nila madikit daw to, pero madikit talaga siya. So Street Plus yung kinuha ko, made in Thailand. So sa susunod na video ulit, so hanggang dito na lang tayo.